Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Carl na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa batang nagngangalang Jose na pinamagatang sa isip, sa salita at sa gawa. Isinulat ito ni Rhea Hortelioza Haleco at iginuhit naman ni Jonathan J. Haleco ng Division of Iloilo City. Binigyan buhay naman ito sa anyo ng audiobook ni Jezreel Carl Aguanson ng Division of General Santos City. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang kaklasikong si Jose ay sadyang nakakatuwa. Sa ayos ng kanyang buhok, ikaw ay mapapahanga. Pagbabasa ng libro ay kanyang kinagigiliwan, kahit mga kaklase kanyang tinuturuan. Sa pagsusulat naman, si Jose ay di pahuhuli, kabisadong kabisado niya mula letrang A hanggang Z. Sa matematika, nais talaga niyang matuto, kaya sa bawat katanungan, siya ay alerto. Mahilig siyang maglinis at magligpit ng mga nakakalat, kasama ang mga kaklaseng sina Junjun, Yana at Natnat. Ang paalala pa niya, ang bawat basura ay may tamang lalagyan, panatilihing malinis at maayos ang ating silid-aralan. Nagbibigay pugay din siya sa ating bandila, inaawit ang lupang hinirang ng nakatingala. Kahit sa pagdarasal, si Jose ay maaasahan, puong may kapal sabay naming pinasasalamatan. Sa mga nakatatanda, po at opo ang kanyang laging tugon. Si Jose ay magalang, lagi siyang ganoon. Isang araw, nakasabay ko siyang lumabas sa eskwela. Kami ay napatigil sa isang mama na nagbebenta ng mga ibong maya. Bumili siya ng dalawa at ako naman ay bumili ng isa. Aba, ako ay nagulat sa kanyang ginawa. Akalain niyo, ang biniling maya na tiglimang piso ang isa, kanyang pakakawalan lamang pala. Kaya siya ay aking hinabol upang tanungin, Jose, bakit ka bumili ng ibon upang pakakawalan lang din? Nasayang tuloy ang pera mong pinambili doon. Nakakaawa kasi sila, ang kanyang tugon. Dapat kasi doon sila sa puno nagsisipag-awitan at hindi sa munting kulungan nagsisiksikan. Kaya ang aking nabiling maya agad ring pinalaya, kay sarap sa pakiramdam at kakaibang saya ang aking nadama. Ang kaklasikong si Jose ay sadyang nakakatuwa, hindi lamang sa kaniyang buhok, ako na pahanga. Pati na rin sa kabutihang asal na kanyang ipinakita, kaya kami mga kaklase niya ay napapamangha. Kaya ngayon kaming dalawa ay matalik na magkaibigan, pag-aala lamang ang aming kinagigiliwan. Ito si Jose, ang aking kaibigan, may tuturing na isang huwaran sa isip, sa salita at sa gawa. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matutok.